Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi sa inyo ngayon ay tungkol sa tinatawag na white strawberry. Sinasabing nasa 600 na klase ng strawberry ang matatagpuan sa buong mundo. Magkakaiba ang laki at hugis, maging ang kulay nito. Ngunit kalimitan, pag sinabi po natin na strawberry, maaring ang papasok sa ating isipan ay ang pagkakaroon nito ng mapulang bunga at mayroong lasa na manamis-namis at asim na kasama. Mayaman ito sa vitamin C na tumutulong magpatibay ng ating immune system, at meron din itong antioxidant na tumutulong upang maiwasan ang mabilis na pagtanda. Alam niyo ba na ito ay nagtataglay din ng vitamin B5? Ito po ay tumutulong sa pag-iwas sa pagkalagas ng buhok. Kaya huwag kayong magtataka kung meron kayong makikita na strawberry shampoo. Sa bansang Japan, umaabot ng $10 bawat isa nito. Kaya kung dito po sa Pilipinas, aabot ito ng halos 500 piso. Ngunit, bakit nga ba mas mahal ang white strawberry? Ito po ay dahil sa tagal ng panahon na inilaan para mapalabas ito, at nagbibigay lang din ito ng kaunting ani kumpara sa mga red varieties. Ang white strawberry po ay dinevelop para maging mas malaki, mas malambot, at mas matabis kumpara sa mga kulay pula na kauri nito. Nag-uumpisa ang bunga ng strawberry sa kaniyang bulaklak. Na matapos ang pollination, matatanggal ang petals nito at saka naman unti-unting lalaki ang berdeng bunga. Na sa kalaunan, ito ay magiging mamuti-muti hanggang sa pumula. Bakit nga ba hindi pumupula ang puting strawberry? Ito po ay sa kadahilanan na nagkukulang ito sa isang klase ng protina na tinatawag na Fragaria allergen A1. May mga tao po na may allergy sa strawberry. Kaya kung meron kayong strawberry allergies, mas maganda po na ito ang inyong kainin dahil wala itong Fra A1. Kung maraming klase po ang strawberries na kulay pula ang bunga, ay ganun din naman ang sa kulay puti. Meron po tayong mga tinatawag na pine berry, may alpine white, beach, coastal, South American strawberry, at meron din po tayong tinatawag na Japanese white variety. Ang nakikita nyo po sa ngayon ay isang unknown variety na Japanese white. Tinawag po itong Japanese white dahil nag-umpisa ito sa Japan at kulay puti po ang kanyang bunga. Ito po ay matatagpuan sa Bulacan Strawberry Farm. May mga strawberry po na pwedeng patubuin mula sa buto. Ngunit ito pong variety nito ay mabilis niyong mapaparami kung gagamitin ninyo ay ang kanyang stolons o runners. Bukod po sa masarap, matamis at juicy na bunga nito, isa po sa nagustuhan ko sa Japanese white ay ang kakayahan nito na magbigay ng runner. Na napansin ko po, dito ay kalimitan 2 po yung kanyang binibigay. Kaya kung mag-umpisa po kayo sa isa, at magmumultiply ito ng 2 kada buwan, magiging exponential po yung pagpapadami po nila. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, you do the math. Kaya sa loob po ng 1 taon, sigurado, mahigit 100 po ang puno ninyo nito. Tunay nga pong kaakit-akit ang white strawberry, na sa kabila ng pagiging puti ng balat nito ay
nagagandahan naman sa pula ang kanyang mga buto. At syempre, hindi po natin palalagpasin ang pagtikim dito. Totoo po niyan, kanina pa ako natatakam dito sa puting strawberry. Kung mapansin niyo po, ganito ang loob ng kanyang bunga. Halos wala po itong butas sa loob. At talagang puting-puti po yung loob ng bunga niya. At titikman ko na po. Ang sarap po talaga. Kaya kung kayo po ay bago pa lang na nag-uumpisa mag-alaga ng strawberry, sana huwag niyo pong palagpasin ang pagkakaroon ng ganitong variety. At nawa, nasaan man po tayong dako at anuman ang ating estado sa buhay, tayo ay maging mamamayang produktibo.